Magandang buhay mga idol, Sports Life Channel PH po. Eto na ang may init na balita mula sa mundo ng PBA. Ang naging pantapat ng Token Tech sa naglalakihang players ng San Miguel. At lumabas na ang katotohanan. Siya pala ang big man na target sana ng Ginebra. Sino kaya siya? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga boss. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sport news na malulupit. Pasupport na din po ang aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Salamat po. Eto mga boss, noong Linggo, naganap na nga ang game 1 ng semifinals ng PBA. Sa second game, naghaharap ang dalawang powerhouse team sa liga. Ang inaabang ang bakbakan ng Token Tech Tropang Giga laban sa San Miguel Beermen. Na napanood naman natin kung gaano kaganda ang naging unang pagkaharap nila. Na nakalamang lang ng isang puntos ang Token Tech para maibulsa ang game 1. Pero ang isa pang naging kapansin-pansin sa naging game 1 na yon, yung taktikang ginagamit ng Token Tech na naging pantapat nga po nila sa naglalakihang frontline ng Beermen. Yun nga po ang taktika ni Coach Chot Reyes na run and gun play. Naging napaka-epektibo nito mga boss, lalo na pag pinagsasabay ng San Miguel sila Muala Tautua at si Junmar Pajardo. Kung titignan kasi natin, pag pinagsasabay ng Beermen sila Pajardo at si Tautua, parang liyamadong liyamado sila. Pero ibahin nyo ang Tropang Giga, na parang mas gusto nila na parehong nasa loob ang dalawang higante na yon ng San Miguel. At dito, tinatapat nila yung mga pinakamabibilis sa lineup nila para daanin sa bilis ang laban. Isa pang napakagandang taktika nga po yun, mga boss. Kita naman natin, nahirap ang San Miguel na tapatan ang pass plays ng Token Tech. Siyempre, credit natin yon sa magaling na tacticianer ng Tropang Giga na si Coach Chot Reyes. Saka hindi naman magagawa ang play na yon kung wala kang pyesa. Na kung titignan natin ang roster ng Tropang Giga, halos sa karamihan sa kanila, talagang kayang magdala ng bola at tumapo sa pass break. Kaya noong Linggo, madami ang nakapansin na kaya pala talagang tapatan ng bilis ang laki ng San Miguel. Nakita naman natin yan mga boss noong game 1. Tignan natin sa game 2 kung anong adjustment ang gagawin ng Beermen para matapatan ang bilis ng Tropang Giga. Madami namang pwedeng i-match up ang San Miguel sa Token Tech kung bilis lang ang pag-uusapan. Alam naman natin kung gaano kalalim ang roster ng Beermen. O kayo mga ka-SLC, masosustain kaya ng Tropang Giga gamit ang run and gun play nila, ang lakas at laki ng frontline ng Beermen sa buong serye ng semifinals? I-comment nyo na yan sa ating comment section. Eto mga boss, ang huli nating pag-uusapan, ang lumabas na katotohanan tungkol sa totoong big man na target sanang makuha ng Ginebra. Ayon nga sa isa sa pinaka-reliable na source sa PBA na si Sir Snow Badwa, napag-usapan nga po sa kanyang YouTube channel na ang big man pala na mapupunta sana sa Ginebra itong si Ian Sanggalang. Pero yun na nga, ang nangyari, ang one-on-one trade nila Greg Slaughter at ni Christian Stanhardinger na napunta nga si Sistan sa Ginebra. Ang inaasahan palang mangyayari doon ayon sa mga source yung tinatawag na 3-teams trade na si Ian Sanggalang nga daw po sana ang mapupunta sa Ginebra. Pero alam naman natin na may mas matataas na tao ang nagpapasya kung sino ang ilalagay sa lineup ng isang koponan. Kung titignan kasi natin mga boss, sa unang conference ni Sistan sa Ginebra, nangangapa pa talaga siya sa triangle offense ni Coach Tim Cohn na hindi katulad ni Ian Sanggalang na subok at sanay na sa sistema ni Coach Tim Cohn. Diba nagkasama sila ng matagal sa prangkisa ng Pure Foods at nakakuha pa sila ng madaming kampyonato kasama pa ang Grand Slam noon. Hindi natin masabi mga boss kung bakit hindi nangyari ang trades na yon. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, may mas matataas na tao na siya o sila ang mas nasusunod kung sino ang ilalagay sa koponan na hawak nila. Pero hindi ko naman po tinatawadan ang nagagawa ni Sistan sa Ginebra. Pero mas napapansin kasi ng tao ang naging trade nila ni Greg Slaughter. Kasi nga, malaki ang inaasahan ng Ginebra sa kanya. Lalong-lalo na sa Ginebra dahil sila ang defending champion. Saka si Christian Stanhardinger din kasi ang sinasabi na mas magpapalakas sa Ginebra.
Pero yun na nga, na maaga silang na-eliminate ngayong conference na to. Bago kasabay din nun, sobrang ganda naman ang nilalaro ni Greg Slaughter sa Northport sa pagbabalik nito sa PBA. Kaya mas napupuna yun ang mga tao. Pero ano nga kaya, mga ka-SLC, kung si Ian Sanggalang ang nakuha ng Hinebra, nag-iba kaya ang naging kapalaran nila ngayong conference? I-comment nyo na yan sa ating comment section. Yan ang mga balita natin ngayon. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Boss Eli Barrios. Shoutout din po kay Boss Eugene Andrew Placido. Kay Boss Franz Robert Feliciano. Shoutout din po kay Boss Liam Williumol. Kay Boss Anthony Cantiliano. Shoutout din po kay Boss Ronald Bello. Kay Boss Frederick Busa. Shoutout din po kay Boss Paps. Kay Boss Romeo Isais from San Simon, Pampanga. Shoutout din po kay Boss Arnel Eugenio from Malabon City. Kay Boss Dion Mercado. Shoutout din po kay Boss Litz Pai TV from Taguig City. Kay Boss Joseph Pineda. Shoutout din po kay Boss Eugene Andrew Placido. Kay Boss Scout Ranger. Shoutout din po kay Ma'am Maribik Manaois. Pati kay Brian Lalata from Manawag, Pangasinan. Kay Boss Marlo Amu. Shoutout din po kay Boss Joshua Giray. Kay Boss Jason Mendoza from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout din po kay Boss Michael D. Kay Boss Arnold Arago at sa Arago family from Iligan City. Shoutout din po kay Ma'am Risa Villanueva from Panipuan, San Fernando. Kay Boss John Patrick Abria. Shoutout din po kay Boss Edwin Dubidar. Kay Boss Rudy Escamigin Jr. Shoutout din po kay Boss Junel Alagon. Kay Boss Junbi Ramos. Shoutout din po kay Boss Kindos Lucanias. Kay Boss JJ Sibum. Kay Boss John Mark Cantos from Pampanga. At sa laging nangunguna sa comment section natin na si Boss Julio Doms. Shoutout po sa inyo mga ka-SLC, mga boss, nag-a-upload din po ako ng aking mga video sa aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Yan mga boss, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na sport news.